amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo, at patuloy na nangungusap sa sanggatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at sampu ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan. Tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. Pagsusot ng uniform ngayong Lunes, Enero 3, hindi para mandatory ayon sa DepEd. 7 katao patay sa vehicular accident sa magkakaibang lugar sa bansa. Bangkay ng Dalagita natagpuan sa loob ng sako sa Negros Occidental. Kagawad patay at sugatan ng isa pang kagawad sa pamamaril sa Cotabato. Dahil na videohan mga suki, suspect sa pangmamalisya sa bata huli. 6 na presong nakatakas naman po sa Antipolo Jail, hindi pa rin po na ibabalik sa kulungan. Kapakabos, kinasuhan po ng Cebu Mayor, 2 gwardya arestado. Kahit naman may kaso, Congressman Xiao ng Iligan, humirit sa Sandigan Bayan na payagan siya sa Europe business trip. At sa kontrobersyal na balita, police at marine escorts ng Tulfo Brothers tinanggal na. Masagwang ugali ni Erwin Tulfo ang sanhi ng pagbawi naman ng police escorts ayon sa PNP chief. Pag-recall naman ng AFP sa mga bodyguards sa magkakapatid na Tulfo, kakulangan daw ng sundalo ang dahilan. Mga COMELEC official sa sasampahan ng kasong impeachment dahil sa anomalya sa halalan. At trainer plane bumagsak sa Tarlac, 2 sakay na iligtas. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Dapat bang itigil na nga po ng DepEd ang K-12 program?
Ulitin natin ang ating survey question. Bayan, anong say po ninyo? Dapat bang itigil na ng DepEd ang K-12 program? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Nakame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero! Dito po sa Leader News Philippines na napapanood po ng napakaliwanag sa buong mundo at sa bayan pong ibinobroadcast ng Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po, mga suki, ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Destiny Cable Channel 54, and Cable Link Channel 89. So, magkabaliktad yata. 89 yung Cable Link. Basta ka doon. At syempre, mga kaibigan, ang ating programa po ay pinalilipad ngayon ni Broadcast Officer Clarence Andaya. Tuwang po si Earl Nico Dakame. Habang yung ating Operations Head Engineer Oliver Lico ay patuloy pong naglilikom ng mga tulong para po sa kanilang tutulungan dyan sa Ubando, Bulacan. At yung ating Creative Director Mark Anthony Reynoso naman po ay naka-remote sa atin. Of course, kasama po natin sa ating paglilingkod sa araw pong ito ng Monday ang ating mga reporters ng Leader News Philippines. Ulitin natin ang ating survey question. Dapat bang itigil na ho ng DepEd ang K-12 program? Ang ating mga telepono po sa studio ay pwede niyong tawagan kung nais niyo pong sumali ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Huwag niyo pong kaliligtang ilike ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, i-follow at i-share ang ating page sa, of course, pati yung ating live video ng Kamaong Asero, ang programang maraming natutulungan kahit hindi po nagyayabang, ang programang maraming naaaksyonan kahit hindi po nagmumura sa programa, ang programang inirerespeto po ng taong bayan. Kamaong Asero ni Errol Dakame. Bueno, sa ating pagpapatuloy po, unahin na muna natin ang mga reports ng ating mga kasama. Puntahan muna natin ang DepEd, sinolan muna kasi ito yung pinaka-importante ngayong araw. DepEd, pinangunahan po ang pagbubukas ng klase po dyan sa Signal Village National High School sa Taguig City. Panoorin po natin ang report na ito ni Nolan Ariola kasabay po ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Yes, partner Nolan, magandang hapon. Go ahead. Pinangunahan Education Secretary Leonor Briones at iba pang official ng Department of Education ang Back to School Flag Raising Ceremony sa Signal Village National High School sa Taguig City. Kasama ni Briones, sina Undersecretary Annalyn Sevilla, Jesus Mateo Nepomuceno Malaluan at Assistant Secretary G.H. Ambat sa kanyang mensahe, patuloy ang ginagawa nilang pagsasayos sa mga pasilidad sa mga paralan upang matiyak na matibay ang mga ito sa bagyo at lindol. Batay sa tala ng Department of Education, aabot sa halos 28 milyon ang bilang ng mga estudyanteng magbabalik eskwela ngayong araw sa parehong public, elementary at high school. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Tinutukan, umiigot ang buong educational system ayon lahat ng mga learners, lalo na dito sa Signal Village National High School. Good morning to each and every one of you. Good morning! Mabuti lang
Siyempre, every year, we learn lessons. What's a challenge? Every year, more than a million kids enter the school system. So, malaki ng palaki yung ating mga kailangan. That's why, sa last hearing ng Senate, sinabi ko, we do not talk about the traditional backlogs. It's because we need more facilities, we need more books, we need more teachers, because we have massive increases in enrollment every year, and also migration from the private schools to the public. Kasabay nito, nagpakalat ang pulisya ng pwersa sa buong lungsod para matiyak ang seguridad sa pagbukas ng klase ayon kay Taguig City PNP Assistant Chief of Police, Lieutenant Colonel Diebreto Guitan. 400 plus dito sa buong Taguig na police and yung mga traffic natin, yung barangay security force, about 1,100 plus na total na strength sa dahil Taguig, yun ang naka-deploy natin. Kasi meron tayong mga deploy na augmented natin, yung mga barangay security force, yung traffic natin. Buong ipinagmalaki naman the outgoing Mayor Lani Cayetano ang bagong tayong pitong palapag na school building sa loob ng Signal Village National High School. Village National High School, kung saan itinayo ng local government yung pinakamataas na gusaling pampaaralan. 7 floors ito na may roof deck at may elevator. Dahil nga sa Metro Manila at sa iba pang mga lungsod sa buong Pilipinas, ang problema namin talaga yung kakulangan ng espasyo. So wala ka na talagang ibang paraan kundi ang itaas mo yung mga buildings para lang humusto yung bilang ng silid-aralan para sa mga estudyante. Ang Signal Village National High School ang pinaka malaking populasyon na high school, public high school dito sa Taguig. 9,500 students yung nag-aaral dito. So, sinabi ni Briones na bukas ang command center ng DepEd sa buong bansa para magserbisyo sa lahat ng magulang, guro at mag-aaral upang matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase. Mula rito sa Signal Village National High School, Taguig City, Nolan Ariola, nag-ulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacabe, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan, sa report na yan. Talagang every year ay padami ng padami ang mga estudyanteng kailangan paglingkuran po ng DepEd. So, padami din ng padami ang mga silid-aralan gamit sa loob ng classrooms na kailangan ihanda po ng naturang ahensya. So, titingnan natin kung within this week ay may assess ba natin kung may matinding kakulangan sa mga classrooms or effective tulad ng dati. Dahil as early as January, nagsasagawa na po sila ng enrollment, advance enrollment, at nakikita na po nila kung gaano karami po ang papasok na estudyante sa isang eskwelahan. Faith Camino is watching us. Mamaya babasahin po natin yung mga early reactors sa ating palatuntunan at sa ating survey question. Ulitin natin yung ating tanong sa bayan. Ban! Ano po ang masasabi po ninyo? Dapat bang itigil na ng DepEd ang K-12 program, mga suki? Dapat bang itigil na? Well, yung opinion po ninyo, mga kaibigan, ang nais po naming mapakinggan. So, kayo po ay libreng-libreng mag-comment sa ating live video section ng Leader Knows Philippines. So, di kaya tawag kayo sa 0927. Pwede ba yung telepono natin? Nasa ba? Happy birthday na lang muna sa mga may birthday ngayon, ano? At sana po hindi umulan ngayong maghapon, ano? Although sa ibang lugar may mga pag-ulan, especially dyan sa may Mindanao area, Palawan area, ayon po sa pag-asa ay uulanin ngayong hapon. So sa mga lungsod po kasi,
divided yung klase, isang pang-umaga, isang panghapon. So kawawa po kapag inaabutan po ng ulan ang mga estudyante at sila po ay nababasa. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Sa bisperas naman po ng pagbubukas ng klase, ay talaga namang nagkraming ang marami pa rin pong mga magulang sa pamimili ng mga gamit ng kanilang estudyante. Panoorin po natin ang report ni Ron Soriano. Pinunta niya po ang Divisoria kahapon. Tingnan natin kung ano nangyari. Yes, Ron. Naghintay pa ng kanikanilang sweldo at iba na may nangutang pa. Yan ang pahayag ng mga magulang at mga anak na estudyante upang makabili sa mga tindahan sa lugar ng Divisoria. Nagahabol sa ibinigay na requirements ng bawat eskwelahan sa mga mag-aaral patungkol sa school supplies na gagamitin sa pagbubukas ng klase or back to school sa buong Pilipinas, partikular sa buong Kamaynilaan. Sinabi nga ng isang magulang ay ginawan pa niya ng paraan upang magkaroon ng pera at nangutang pa sa kakilala upang makabili lang ng mga gamit pang eskwela at dahil na rin para hindi maging kawawa ang kanyang mga anak at makapasok sa silid-aralan. At paliwanag din ng mga namimili kumpara sa nakaraang taon, ngayon 2019 ay tumaas ang presyo ng mga nabanggit na gamit tulad ng notebooks, papel na pang-elementarya sa lahat ng level, mga lapis at ballpen at kung ano-ano pang kagamitan ng isang mag-aaral. Dagdag pa ng mga namimili rito ay halos magkapresyo na ang kanilang nabiling mga gamit pang eskwela kumpara sa sikat na mga malls sa ating bansa. Pahayag pa ng mga magulong na bumili na pili nilang mamili sa Divisoria sapagkat dito ay kumpleto at pwede ring wholesale ang lahat ng kanilang mga kailangan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak na nag-aaral. Hindi naman magkamayaw ang may-ari at kanilang mga tauhan sa stalls ng nasabing lugar kung saan ay dahil sa dami ng tao sa loob ng kanilang tindahan at dahil rush hour ng pamimili habang tumatakbo ang oras ay lalong dumarami ang kanilang customers at kitang nagmamadali sila upang ihanda sa pagbubukas ng klase. Mula sa Divisoria, Ron Soriano nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Ron! Si Ron po ang ating trainee reporter at patuloy na nag-aaral na maging tagapagbalita. Siyang pumunta kahapon sa Divisoria. Oy, happy watching kay JM Basti Makulit CP. Yan ang kanyang pangalan ng kon eh. Ang kanyang account eh. JM Basti Makulit CP. Sabi niya rito, good afternoon po Sir Errol. We're watching here in Abu Dhabi. Oy, mga OFW po sa Abu Dhabi. Kumusta kayo dyan? We just hope na kayo'y laging okay lang. At syempre special mention kay bro sa ating ginagalang na profesor. Kasama po sa mga advokasya, Professor Yusuf Mando, na anchor din po ng isang radio station dyan sa Quezon City. At may sinisimulan ding isang online station, I think RCD Media TV, na malapit na po yatang mag full blast. Congratulations sa grupo ni Professor Yusuf Mando. I suggest sa Professor Yusuf, isali mo sa Philippine Online Broadcasters Association lahat ng mga makakasama mo dyan sa RCD Media TV, yung online online TV nyo dyan na sabi mo ay siseryosohin mo. Congratulations, congratulations. Puntahan ko muna yung ilang pong mga comments sa ating survey question. Ang ating tanong po ay dapat bang itigil na ng DepEd ang K-12 program nila? Sabi ni Dennis Ignacio, yes. Luz Nina Tolentino, yes. Mirna Kaayaman,
refuertas, dagdag gastos lang ang K-12, Sir Errol. Lito Mercado, walang kwenta ang K-12 na yan. Ophelia Nuveda, yes, pero paano yung nag-K-12 na? Ah, yan. Mirna, bumalik si Mirna Kaayaman, refuertas. Sana wala nang K-12, nagsasayang lang ng panahon. Pamela C, dapat na. Aizen Figueras Tapawan, dapat itigil na yan. Wala rin namang maitutulong yan. Ibalik na sa dating nakasanayan after high school, college na. Pabigat lang kayo sa mga magulang ng mga bata. Ayan, thank you Aizen. Fidel Oribiada, pumunta kayo sa mga eskwelahan, mag-obserba kayo. Ang mga estudyante, gala dito, gala doon, imbes na nasa room at tinuturuan. Oh, nakita ni Aling Fidel, sawayin mo na Aling Fidel, nakita mo na. Lance Villa, dapat talaga tanggalin na yan, K-12 na yan. Bobby Intona, dagdag gastos, atrasado sa pagtatapos. Ate Lou, dapat talaga dagdag, nahirap lang yan sa mga magulang at estudyante. Maawa naman kayo. K-12, tanggalin na yan. Ophelia Noveda, bumalik. Paano ang mga teachers ng K-12? Saan mapupunta at magtuturo? Puro palpak ang mga Aquino. Bakit? Ngayon presidente na si Presidente Duterte, pwede niyang ipag-utos siya kung gusto eh. Na, kung anong gusto niya. Herminio Rabacal, dapat po talagang ibalik sa dating system. Hindi naman kailangan ang mahabang panahon sa school. Ang mahalaga ang quality of education. Agree ako! Ha? Minyong, agree ako dyan sa sinabi mo. Quality of education, not the number of years inside the school. Yan. Sangayon ako dyan sa napakagandang sinabi mo, Herminio Rabacal. Palagay ko'y Bicolano ito si Herminio Rabacal. Maraming hapon sa mga Bicol nun. Fidel Obiada, bumalik. Dapat lang, pahirap sa mag-aaral, magulang. Tuturuan ang kalidad. Dapat pagtuunan ang kalidad ng pagtuturo. Tama ka dyan. Claire Morales Gibbs. Ano kaya ito ni Jano Gibbs at saka ni Mel Gibbs ng Bee Gees? Claire Morales Gibbs, dapat lang tanggalin. Hirap na ang mga magulang magpaaral. Magdadagdag pa kayo ng pagkakagastusan. Ayan. Faith Camino, nakakabuisit yung pagpapahirap ng Pinoy. Dagdag gastos pa. Snerp Nair, balibalik na dito. Prince Rain Claridad. Siguro, ganyan ang Claridad. Yan, yan. Sabi niya, dapat lang. One more. Bago tayo mag-break, mga kaibigan. Haman, bridge, abolish K-12. Instead, radically revise the scope of the students' curriculum to make it at par with what are being taught in the industrialized nation. Thank you, Haman, Verge, for your comment. Mga kaibigan, tayo po'y magpapatuloy sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide sa pamamagitan po ng Leader News Philippines digital platform at nationwide naman po through the television Pinoy Extreme Channel. Pagkalipas lamang po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.